Ito na mga boss, kakabitan na po natin ang kasko yung ano. Unahin natin yung ulihan. Ito po itsura niya mga boss. Oh. Kahit na nakabaloktot yung ating likuran, kaya din pong baloktotin ang ating plywood. Dito po magpako, tendahan papunta rito sa hulihan. Tapos, susunod natin yung kanyang pagkasko sa unang kata. Ito na mga boss, nagawa po ito. Ito mga boss, nagawa po ako ng video tungkol sa cut. Kasi marami pong nag-comment kung gaano kayo haba. Ang cut kasi mga boss, nakidepende po yan sa ating makina. Kasi kung malaki yung makina mo, pwede mo siyang habaan ng konti. Gawin mo yung 24 tsaka 26. Pero pag maliit na bangka lang mo boss, i-reduce mo ng isang inches o kaya dalawa. Kasi hindi po kayaan ng makina na itulak yung cut at ano lang. Kung maliit na makina, tricut lang po ang pinaka mataas na cut. Huwag mong igawing apat kasi mahirapan yung makina mo na itulak. Ang sukat ng ating cut dahil ito ay 5.5 na makina lang. 23 yung unahan. At saka yung likuran niya ay 25. Tapos yung ano niya, dos lang po yung kanyang labas na yung pakpak niya dos lang. Pagdating dito, paliko na siya. Tumataas ang. Pagdating dito, 4 media ang kanyang cut ng loss. Pero ito ay lumili ko sa 5.5. Tapos yung haba niyang hulihan niya ay 3 feet pinakadulo. Para maganda siyang mga boss. Tapos yung ano niya sa lahat, design na pala ito. Ito mga boss. Tapos yung kasko niya mga boss ay kasama yung pagpaka 24 kasi hinati na yung balisang plywood. Yung dugtong niya dito na ano, overlapping is 2.5 lang. Kaya mga boss, pinakita ko sa inyo. Kapag maliit yung makina, huwag mong habaan masyado yung cut mo dahil sigurado kung hindi kakayanin. Mas maganda pa nga dito, ano lang, kadalasan ginagamit na dito 20 at saka 24. Pero subukan natin ito medyo mataas ng konti kasi maganda kasi yung mataas ng konti kapag nakalugtang yung makina. O bangka. Maganda siya tumakbo. Matuwid. Hindi siya lumulundag lalo na pagan. Saka isa pang advice ko ng boss. Ang sukat ito kailangan pantay doon sa kabila kasi magka-diferensya lang ng half inch mga boss. Ay siguradong mauhulog ang rider. Kasi biglang ano siya, biglang magda-dive yung makina, bangka mo pag hindi yung pantay yung dito ang importante mo boss. Itong side na ito kabila ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan hindi ito lumulubog at kailangan pantay yung kanyang dalawang cut kabila at saka ito. Kasi pag hindi pantay yung boss ay sigurado mahuhulog yung rider. Ito lang mga boss. Kasi inaantay ko pa yung plywood doon sa hulihan kasi hindi ko pa pwede ikabit itong ganyang layrayan kasi wala pang plywood doon sa likod. Yan. Kasi nag-antay ko mga dalawang araw na ngayon hindi pa dumating yung plywood nila. Kailangan natin ikabit muna yung plywood bago natin ito ikabit para makabaluktot siya ng husto kasi kung nilagay natin yung ganito tapos wala pang plywood mabali itong mga boss kasi dito nakakapit itong kanyang ligason. Pagkabit na ito mga boss madali lang iniipit na ito kanyang
kini hiwa lang yun, pati din ilikit, pinapakuan yan, tapos naka may pako alam dito ng ano, uno, naka ano yan, tapos iipitin pa siya pag ganyan, hos. Iipitin pa siya ng abay hanggang dun sa pinakaunahan. Ito mga bas, sana naintindihan yung ating cut. Kapag maliit lang naman kina mga boss, i-reduce mo yung haba ng cut. Mas maganda kung ano lang, 20 by 23, ganyan. Huwag yung masyadong habaan kasi mahirapan po siyang ano. At saka huwag yung masyadong laliman. Kasi pag 16 horsepower, medya-medya pa ito boss, kaya yung paangat niya ay, yung cut mo ay mabot ang ulo. Pero pag ganito lang, 1 pot lang yan. 1 pot lang yan, ating nilagay sa gitna. Para naman maka, hindi na masyadong maraming hangin ang kanyang itutulak. Kasi pag once nakaangat na ito mga boss, kung kaya niya maipaangat, ay tatakbo siya na mabilis. Lalo pang maganda yung propeller mo. Yung mga boss, sana naintindihan yung mga boss na kailangan nating istudyuhan yung ating paggawa ng cut. Kabitan natin yung pinakahulihan. Tapos yung makikita mga boss, nakakurba siya. Ang gagawin natin mga boss ay kakatamin lang to para pumantay po siya dito.
Kau ban kanjuno dai laut. Mga bas, panglawa bali ang unang pinakaunangkat ng ating kakapit na mga bas. Bali ito pa yung ano ni mga bas, oh. Ito pa yung... Unahan lang yung susunod ko mga boss. Kakabitan ko ng ano mga boss.